Okay, mga bossing, so ayan. Ang complaint is vibrate, tapos mabagal yung takbo. So ito po yung isa sa mga sinasabi ko doon sa, kung nakita nyo po yung ano, yung content ko, hindi ko alam po anong brand to. Tapos ito siya ngayon. Actually po, minabuti natin na makita yung gamit na para mas makita natin kung ano yung epekto sa bola, epekto doon sa pagkaka-design ng CVT na to. At para ma-prove din natin na medyo mayroon na problema sa konsumo ng bola, no? So, ayan, as you can see mga kaibigan, hindi tayo magka-cut para mapaliwanag ko sa inyo yung pinaka-detalye nito. Kasi nagre-reklamo yung may-ari, gawa ng yung takbo daw nito is hirap sa 80 to 100. Oo, malakas yung torque, pero hirap. At the same time, vibration. And buti nga, nakita natin dito na merong marks ng kumakain ng bola. So yun mga kaibigan, kaya natin na-discuss to last time. Kasi gusto lang natin ipakita na totoo yung sinasabi natin about dito sa pagkakagawa ng daanan ng ramp, no? Na talagang kumakain ng bola. Hindi po, tawag dito, hindi po talaga magsisinungaling ang pyesa kapag kainis sa isa nyo. So ngayon, ito po yung bago. At ilang days ginamit? Ilang days lang ginamit? 3 days. So 3 days na ginamit po yung panggilid niya. At ito yung pulley. Kung mapapansin nyo po, ano, yung bola may kain. At the same time, makikita nyo maalikabok yung part na to. So ibig sabihin, unti-unting kumakain yung ramp na yan. Ayun, no, may bakat pa nga ng alikabok yung ramp. Okay? So lahat may bakat ng alikabok yung ramp. Ayan mga kaibigan, ito, actual na po ito. Hindi tayo magkakat ng video para makita nyo na hindi tayo nagsisinungaling sa mga tinetesting natin. So ayan. Ayan o. May bakat. Ayun. Kinakain po ng bola yung ganitong klaseng design ng ramp. So mag-iingat kayo mga kaibigan, ano? Ayan, pinapakita natin na maayos para hindi po kayo nagkakaproblema. So yung mga makikita nyo sa mga market ngayon, okay, hindi natin alam kung sino-sino yung may gawa ng mga ganito, pero marami nang kopyang ganito. I-check nyo na lang po yan. Dahil hindi naman po magsisinungaling yan. Kung ganito po yung ginagamit nyo, tingnan nyo na. Okay, so ito, tanggalin natin. 3 days sa gamit, ayan. Yan yung alikabok. Galing po yan dun sa tawag dito sa may bola. Dito mismo sa ramp na to makikita nyo, ayun o. Dumi, tapos ito. Ayan o. Tadan! Okay, ayan, ayan. Tanggalin natin. Ayan, alikabok, gaming. So, ibig sabihin po, nagkakaroon po ng wear and tear yung bola. Sa 3 araw na takbo pa lang na yun, meron na po siyang gasgas. So, hindi naman po trabaho ng bola linisin yan. Kaya kung ako sa inyo, maghanap kayo ng mga gumagawa ng kalkal na talagang malinis na yung daanan ng rampa. Ayan o, may sobrang obvious o. Ayun, kitang-kita yung mismong bawas or kain sa bola. Ayan. O, ayan o. Tingnan natin ha, kung matatanggal ha. Dahil kamay natin. Malikabok. Ayan, tanggal nga. O, ayan. So mga kaibigan, ano, as usual po, yung paliwanag natin is kapag ka po rough ang surface niyan, hindi po malinis yung rampa, tiyak nakakainin po yung bola. So yung bola mismo, imbis sa itulak niya yung pulley mo, ang mangyayari is parang siya yung tagalinis ngayon nung dinadaanan niya. O mangyayari, yung wear out mo, mas mabilis sa bola. So mapapagastos ka ng mas maaga sa bola, magkakaroon ka ng problema sa vibration kasi nga, yung unang vlog ko, pinakita ko mismo na wala na po sa linya, wala na po sa tamang posisyon yung mga bola. So ayun mga kaibigan, ano, hindi tayo nagsinungaling, pinakita natin ang actual, sana mayroon mga natauhan sa inyo. Ayan o, dahil nagkalat po yung marka o patunay na talagang meron tayong mga issues sa ganito na hindi alam ng iba. So swerte pa rin natin kasi buo, kahit lighten hindi po nag-crack, pero yun nga, obviously, napatunayan natin dito na kumakain talaga yung mismong ramp na hindi makinis ng bola. Huwag yung kakalimutan mga kaibigan na hindi ko alam mo ng brand na to. Hindi na nga dumudulo, hindi na nga sumasagad. Pero, yun, nagkikreate pa ng pinsala sa bola. Alright, so may vibration. Reklamo na may-ari.
80 to 100, sobrang hirap ng motor. Kumpara sa dati niya, nagwa 100, pero smooth na smooth ang takbo. Okay, so yung mga kaibigan, this is Chris Mog. Sana may natutunan kayo. Ayan, no. Yan, no. Alikabok. So, patunay po yan, ulit, na talagang mayroong issue yung mga ganitong kalkal na hindi pinag-iisipan. So, tingnan nyo na po yung mga nandyan sa inyo. Kung naniniwala po kayo doon, nasa inyo po yan. Basta sinasabi ko lang dito is, meron pong kinokosta damage yung ganitong klaseng design ng CVT. Okay? So, ayan po mga kaibigan. This is Chris Mong. Andito kami sa shop at ayan, busy-busy sila. Tapos sa yung iba. Ayan. So, inaayos natin dito yung mga motor ng mga kaibigan natin. At the same time, may mga personal services. Okay? Salamat po. This is Chris Mong. Once again, magandang hapon sa inyo lahat. God bless and peace.